Ang farming business, isa sa pinaka-importanteng negosyo dito sa Pilipinas. Huwag dapat maliitin dahil ito po yung pinagkakuhanan ng pagkain natin araw-araw. Dito sa Barangay Klinan 6, sa bayan ng Pulomolok, South Cotabato. May nag-aalaga dito ng hayop na kumakain ng damo. Isa sa may pinaka-healthy na karne, ito po yung kambing. Dito malalaman natin kung okay ba mag-alaga ng kambing at kung ano yung mga problema dito. Ang may-ari po nito ay isang seaman at sideline niya po itong pagkakambing. Kaya pag nakauwi siya, magiging farmer siya. Ang goal dito ni Sir sa kanyang farm ay mapalago para huminto na siya sa pagtatrabaho abroad. Yung pinakamagandang achievement kasi is yung may source of income ka kahit nasa bahay ka lang, kasama mo pa yung pamilya mo at mahal na mahal mo yung trabaho mo. Ang lawak na kanyang farm ay nasa 2 hectares. Ang pangunahing produksyon dito sa lupa nila ay ang niyog at ang kambing. Ang lupa na ito ay nabili ng kanyang pamilya dati. And sabi niya, murang-mura lang daw ito. At ngayon, gamit na gamit nila dahil sa kanilang mga hayop at milyon-milyon na po yung halaga ng lupa na ito ngayon. Ang bida natin ngayon ay si Sir Jepoy Lendong. Hi mga ka-native! Welcome dito sa aking farm. Isa akong seaman na nag-umpisang mag-goat farming since 2019. Ngayon, meron na akong dalawang goat house at nasa almost 40 heads na tayo. Kung napapansin nyo, kaunti lang yung aking kambing. Kasi kapag may pumupuntang buyer, binibigyan ko kagad. Dati, nagbibreed lang ako. Pero may nakapagbigay sa akin ng advice na pasukin ko raw yung buy and sell. Kaya ngayon, sinubukan kong mag-buy and sell. Nakita ko na mabilis ang kitaan sa buy and sell. Habang nagbibreed ako, at the same time, nagbabuy and sell din ako. Dito sa goat house na to, meron tayong mga pure breed na Anglo Nubian. Ito, nabili ko to ng sa halagang 18,000. Isa po siyang babaeng Anglo Nubian. Kung sa lalaki naman, medyo mababa yung presyo kumpara sa babae. Ito yung una kong goat house. Ang gastos ko sa pagpagawa nito is 50,000. Kasama na dun yung labor. Dito sa goat house na to, ang mga alaga dito is mga upgraded. May native din, saka yung gamit kong buck is boar, pang-upgrade sa kanila. Sa mga gustong mag-umpisa, mag-start muna kayo sa mga upgraded. Huwag muna kayo sa mga native saka sa mga pure breed. Kasi sa native, oras yung kalaban mo kasi matagal nga sila lumaki. Hanggang 20 kilos lang yung full nila na timbang. Sa pure breed naman, napaka-sensitive nila sa mga sakit. Kung meron kayong 6,000 pesos, pwede na kayong makabili ng upgraded na kambing. Dito sa almost 40 heads na kambing, gumagastos ako ng from 3,000 to 5,000 per month. Kasi bumibili ako ng feeds, yung asin, saka yung inahalo sa tubig nila, yung molasses, napaka-importante yon. Saka yung mga monthly maintenance nila. Kung napapansin nyo kanina, yung pinalabas ko is yung mga upgraded lang. Kasi nga, yung mga Anglo Nubian ko dito is may special treatment. Kasi nga, kagaya ng sinabi ko kanina, yung mga Anglo Nubian na pure breed is very sensitive sila sa mga sakit. Dito po sa pagkakambing, nagbubuntis sila ng, sa loob ng 5 buwan. Tapos, winawalay sila sa edad na 3 hanggang 4 na buwan. Dito sa pagkakambing, matagal talaga yung pagpaparami nila. Kaya, kung meron kayong ekstrang pera, suggest ko na lang sa inyo na pasukin nyo na rin yung pagbabalansin. Mas gusto nila yung mainit kumpara sa tag-ulan. Problema ko dito kapag tag-ulan, bawal silang palabasin kasi nga basa yung damo tsaka iniiwasan natin na magkasakit sila. Sa loob ng isang buwan, pinakamarami kong naibenta is 10 heads at kumita talaga ako ng malaki. Papansin ko dito sa pagkakambing, kapag nagbenta kayo ng nagbenta, siyempre mauubos sila. Kaya ang suggest ko is pasukin na talaga yung pagbabuy and sell. Sa pagbabuy and sell kasi, sagaan lang kasi maghahanap kayo ng murang kambing, tapos ibibenta nyo na sa tingin yung kikita kayo.
dito sa pagkakambing, hindi problema yung market nito. Kasi nga, madali lang silang maibenta. Tsaka ginagamit ko yung social media. Doon ako nagtitinda ng kambing. Itong hawak ko ngayon is upgraded na babae. Bagong walay, edad na 4 na buwan, kaya ko nang ibenta sa halagang 4,500 hanggang 5,000, depende sa ganda ng kambing. Pag-aralan nyo muna kung gusto nyong mag-goat farming, kasi nung ako, nag-umpisa ako na walang kalam-alam, talagang nahirapan ako. Magiging bihasa kayo sa pagkakambing kapag nag-start na po kayo sa pag-aalaga. Dito sa pagkakambing, hindi naman talaga kailangan ng malaking puhunan. Pwede kayo mag-umpisa sa 2 or 3 babae at isang lalaki. Tsagaan lang sa pagpaparami sa kanila. Magkambing ka na, kikita ka, yung alaga mo malambing pa. Kung itatanong nyo kung bakit kailangan ng asin dito sa pagkakambing, paraan po kasi yon na para mauhaw sila at iinom ng tubig. Noong unang panahon, damo lang po talaga ang kinakain ng kambing. Sa panahon kasi ngayon, high-tech na, kaya gusto nila ng pangmadalian na pag-harvest, kaya pinapakain nila ng feeds. Ngayon din, halos lahat ng mga lupa meron na pong bahay, kaya mahirap na pong makahanap ng maraming damo. Kailangan din ng molasses kasi para maging strong yung bones ng ating mga kambing. Halos sa lahat ng mga nagnegosyo, nagsisimula po talaga sa maliit. Kaya ano pang hinihintay nyo, magsimula na rin kahit maliit na yung puhunan mo. Kung meron kang malaking lupa, hindi mo nagagamit, kahit maliit lang din, pwedeng-pwedeng pagsimula na ng pagpa-farm gamit ang livestock. Yung maganda kasi dito sa livestock, makikita nyo yung tinatanim yung pera, gumagalaw talaga. Matipid din po ang pagkakambing kung alam mo lang yung diskarte, katulad ng dapat mag-imba ka ng maraming damo. Sa panahon kasi ngayon, pag hindi ka sumunod sa uso, talagang malulugi ka or maiiwan ka. Kaya yung iba, nagpapakain talaga ng feeds at tahop. Marami ding breeds ang mga kambing at iba-iba yung purpose nila. Pero ang sikat sa karne ay ang Anglo-Nubian at Boer. Kung merong karne, meron din pong gatas at yung ginagamit na breed doon is ang sa anin. Kaya kung ako sa inyo, magsimula na rin kayo ng pagkakambing. Malay nyo, andito pala yung swerte nyo. Kompleto ang araw, basta kasama si Canadian.